minamahal naming pinigmag-aral mula sa kalabing dalawang baita. Ako ang inyong guro, Valerie Gentil Villegas. Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay pumapatungkol sa akademikong pagsulat. Handa na ba kayo? Kunin na ang inyong kwaderno at ballpen at magsisimula na tayo. Narito ang layunin ng ating pag-aaral. Pagkatapos ng episode na ito, ang mga mag-aaral ng kalabing dalawang baitang ay inaasahang nabibigyang kaulugal ang akademikong pagsulat. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang susubukin ang inyong kaalaman tungkol dito. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa isang papel ang titik ng tamang sagot. Para sa unang katanungan, alis sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa mga dahilan kung bakit nagsusulat ang tao. A. Libangan. B. Pagsatitik ng nararamdaman. C. Pagtugon sa trabaho. D. Pagtalima sa kagustuhan ng magulang. Para sa ikalawang katanungan, sa pagtatapos ng aralin, ikaw na mag-aaral, inaasahang magtatamo ng kasanayan sa A. Akademikong pagsulat, B. Teknikal na pagsulat, C. Pananaliksik, o D. Pamanahunang papel. Pangatlong katanungan, ang lahat ng pagsasanay sa pagsulat na naranasan ng mga mag-aaral mula sa elementarya, sekundarya, kolehiyo at maging sa graduate school ay may tuturing na bahagi ng A. Akademikong pagsulat, B. Teknikal na pagsulat, C. Pananaliksik, D. Pamanahunang papel. Pang-apat na katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi naging bahagi ng pagsasanay mo sa akademikong pagsulat? A. Pagkawa ng sanaysay, B. Pananaliksik, C. Pamanahunang papel, o D. Pagsulat ng gabay sa pagtuturo. Para sa panghuling katanungan, alin sa mga sumusunod na makrong kasanayang pangwika ang lumilinang na may satitik ang nilalaman ng isipan, damdamin, paniniwala, at layunin ng tao? A. Pakikinig, B. Pagbasa, C. Pagsulat, o D. Pagsasalita. Halina at sagutan natin ang unang pagsubo. Para sa unang katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa mga dahilan kung bakit nagsusulat ang tao? Ang tamang sagot ay letter D, pagtalima sa kagustuhan ng magulang. Tama ba ang inyong kasagutan? Mahusay kung gayon. Para sa ikalawang katanungan, sa pagtatapos ng aralin, ikaw na mag-aaral ay inaasahang magtatamo ng kasanayan sa... Ang tamang sagot ay letrang A, akademikong pagsulat. Tama ba ang iyong kasagutan? Mahusay. Pangatlong katanungan, ang lahat ng pagsasanay sa pagsulat na naranasan ng mga mag-aaral mula sa elementarya, sekundarya, kolehiyo at maging sa graduate school ay may tuturing na bahagi na. Ang tamang kasagutan ay letrang A, akademikong pagsulat. Tama ba ang inyong sagot? Kung gayon, mahusay. Pang-apat na katanungan, alis sa mga sumusunod ang hindi naging bahagi ng pagsasanay mo sa akademikong pagsulat. Ang tamang kasagutan ay letrang D, pagsulat ng gabay sa pagtuturo. Pang-limang katanungan, alin sa mga sumusunod na makrong kasanayang pangwika ang lumilinang na may satitik ang nilalaman ng isipan, damdamin, paniniwala at layunin ng tao? Ang tamang kasagutan ay letrang C, pagsulat. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Isa sa pinakamahalagang output ng sinumang mag-aaral ang mga gawaing nauukol sa akademikong pagsulat. Ito ay isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan na maaaring maging batayan ng marami pang pag-aaral na magagamit sa ikatataguyod ng lipunan. Ang akademikong pagsulat ay sinasagawa sa isang akademikong institusyon kung saan kinakailangan ng mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat. Layunin ng akademikong pagsulat ang magbigay ng makabuluhang impormasyon sa halip na manlibang lamang.
Iyang ping sa malikhaing pagsulat. Ang akademikong pagsulat ay nangangailangan ng mas mahigpit na tuntunin sa pagbuo ng sulatin. Mayroon itong paksa na may magkakaugnay ng mensahe. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap, talata at seksyon upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya at paliwanag ng mga ito. Narito ang mga halimbawa ng akademikong pagsulat. Una, abstract. Talumpati, panukalang proyekto, reflektibong sanaysay, sintesis, lakbay sanaysay. Ang pagbuo ng akademikong sulatin ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang individual. Kinikilala ang ganitong uri ng pagsulat ang usay ng manunulat dahil may kakayahan siyang mangalap ng mahalagang datos, mag-organisa ng mga ideya, lohikal mag-isip, mahusay magsuri, marunong magpahalaga sa originalidad ng gawa, at may inobasyon at kakayahang gumawa ng sintesis. Sa pagsulat ng sulating pang-akademiko, gumagamit ng piling-piling salita at isinasaalang-alang ang target ng mambabasa. Mahigpit din sa paggamit ng tamang bantas at paybay ng salita dahil ang mga sulating ito ay nakatuon sa pagbibigay kaalaman. Tumako naman tayo sa mga katangian ng akademikong pagsulat. Formal, may kalinawan, objetibo, may paninintigan, at may pananagutan. Nga, sabayan ninyo ako at ulitin natin ang limang katangian ng akademikong pagsulat. Una, formal. Pangalawa, objetibo. Pangatlo, may paninindigan. Pang-apat, may kalinawan. At ang panghuli, may pananagutan. Tingnan nyo sa inyong handout ang listahan ng mga ito. Sundan nyo ako abang tinatalakay natin ang bawat isa. Katangian ng akademikong sulatin. Una, formal. Ang ganitong uri ng sulatin ay formal at hindi ginagamitan ng mga informal o balbal na pananalita. Maliban na lamang kung ang naturang uri ng pananalita ay paagi ng isang pag-aaral. Pangalawa, objetibo. Ang layunin ng akademikong pagsulat ay pataasin ang antas ng kalaman ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagsulat ng iba't ibang disiplina o larangan. Pinibigyan din dito ang impormasyong gustong ibigay at ang argumento sa mga ideya na sumusuporta sa paksa. Pangatlo, may paninindigan. Ang akademikong pagsulat ay kailangang may paninindigan sapagkat ang nilalaman nito ay pag-aaral o malagang impormasyon na dapat itinudulog at dinedepensaan, ipinaliliwanag at binibigyang katwiran ang mahalagang layunin at inilalahad ang kahalagahan ng pag-aaral. Pang-apat, may pananagutan. Mahalagang matutuan ang pagkilala sa mga sangguniang pinagahungan ng mga impormasyon. Ang pangungopya ng impormasyon na ideya ng ibang manunulat o plagiarism ay isang kasalanang may takdang kaparusaan sa ilalim ng ating batas. At panghuli, may kalinawan. Ang sulating akademiko ay may panindindigang sinusundan upang patunguan kung kaya dapat na maging malinaw ang pagsulat ng mga impormasyon at ang pagpapahayag sa pagsulat ay direktibo at sistematiko. Para malaman mo kung akda ba ay akademiko o hindi, kailangan mo muna suriin ang nilalaman ng akda at dapat mong tandaan at siyasatin ang labok nito. Ano yung labok? Ang ibig sabihin ng labok ay layunin, audience, batayan, organisasyon, pananaw. Halina at alamin natin ang kaulugan ng labok. Una, letrang L. Ang L o layunin ng akademikong sulatin ay makapaghatid at makapagbigay ng impormasyon at ideya. A. Ang A naman ay ang audience, kung saan dapat ang mga tagapakinig at mambabasa dito ay mga tao sa akademikong komunidad tulad ng guro at estudyante. B. Ang B ay batayan at ang pinagkunan ng datos ng manunulat. Ang batayan ay dapat nakabase sa obserbasyon, pananaliksik at pagbabasa ng manunulat. O. Ang O naman ay
organisasyon ng mga impormasyon na nakasaad sa akda kung ito ba ay planado o may estruktura. Panghuli ang letrang P. Ang pananaw ay dapat objektibo at nakatuon sa ideya o facts. Kung lalo kayong maliwanagan sa ating paksang tinalakay sa araw na ito, atin itong balikan. Ang akademikong pagsulat ay isang masino at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan na maaaring maging batayan ng marami pang pag-aaral na magagamit sa katataguyod ng lipunan. Mga alimbawa ng akademikong sulatin, abstract, talumpati, panukalang proyekto, reflektibong sanaysay, sintesis, at lakbay sanaysay. Mga katangian ng akademikong pagsulat, formal, may kalinawan, objektibo, may paninindigan, at may pananagutan. Ang ibig sabihin ng labok. Ang labok ay layunin, audience, batayan, organisasyon, at pananaw. Para sa inyong aktibidad, narito ang unang gawain. Una ay ang pag-alam sa natutuan. Ibahagi ang inyong natutuan tungkol sa akademikong pagsulat. Gamit ang kasanayan sa pagiging mapanuri, maglahat kung paano ito makakatulong sa isang mag-aaral na katulad mo. Thank you.
gawain gamit ang graphic organizer, ibigay ang katangian ng akademikong pagsulat. Nawa ninyo ang ating aralin patungkol sa akademikong pagsulat. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, Valerie Jean T. Villegas mula sa lungsod ng Cauayan. SDO Cauayan City, naglilingkod para sa kabataang Pilipino.